gaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa bilin. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawin, sambahin. Siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Kasama ko po ngayon si Padre Robert Arellano. Atin pong ipagdiriwang ang kapistahan ng banal na mga sanggol na walang kamalayan, mga martir, na mga bata, at ngayon kuminsan tinatawag din Los Niños Inocentes. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Lambanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na makikisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang lako ng mundo. Mga kapatid, ang pag-aalay ng buhay sa mga maliliit na mga bata ay siyang pagpapahayag na ang ating Panginoon ay daraan sa buhay na maraming mga pagsubok, kahirapan, at sa banang huli mag-alay ng kanyang buhay. Tayo ay tinatawag din na sumunod sa ating Panginoon at sa mga sandali na tayo dahil sa ating kahinaan at karapukan ay nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inyong langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kornero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulunglok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama na Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinig, kundi sariling buhay ang sa iyo'y iniukol. Ipagkalob mong ang panampalataya namin ay may payag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, maasa nating pinatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iyay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring noon ay nilununan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaaring kami nooy natangay sa iyong agos, naanod sa karagatan tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod, nga kaming lubos. Tayo ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nati kailangan ay sa puon nagmula, pagkat itong lupa't langit tanging siya ang lumikha. Tayo ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Tumayo na po lang. Alleluia. 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 Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia. 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kayo sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka. Dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kayong alis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dalhin bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Tinatawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at sa mga palibot na pook, lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propita Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maalew sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kasing po ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Merry Christmas po sa lahat. Christmas pa rin tayo ngayon. At huwag nating ituon na ang ating pag-isip na ngayon ay magbagong taon na. Pero nakakalungkot ko minsan na sa panahon ng ating saya, may mga pangyayari na para bang hindi katanggap-tanggap. At ito ay tungkol sa pangyayari na minasaker yung mga bata. Iba't iba po ang bersyon tungkol dito. Iba't iba din ang pagtingin, ano yung pagdiriwang sa mga ninyos inocentes o mga sanggol na wala pang kamalayan ng mga martir. Para sa mga Syriac Orthodox Church, sa mga Malabar at sa iba pang Maronite Church, ito ay December 27. Sa atin naman at kasama yung Church of England at saka mga Lutheran ngayong 28 ng December. Ang Eastern Orthodox Church sa December 29. Ang mga Chaldean sa Cairo, Malabar na Catholic Church ay sa January 10. Pero ano pa talaga ang pangyayari? Sapagkat kung tingnan natin, ang Ebanghelyo lang ni San Mateo ang nag-uulat tungkol sa pagpatay ng mga kabataan. Kapag katingnan po kasi natin sa kasaysayan ng mga Hudyo, lalo na pagtingnan natin ito sa isang napakaganda na aklat ni Josephus, the Antiquities of the Jews, chapter 17 at line 6-5, atin pong makita na ang pinatay lang ni Herodes, Haring Herodes, ay ang kanyang mga anak. At bali tatlo lang po yun. 2 ang kang Mariami at isa pang anak niya sapagkat ayaw niyang mapalitan na bilang hari. Pero na pinatay yung mga kabataan sa Bethlehem, wala po tayong naiulat. Liban lang noong 3rd century na libro
ni Ambrosius Judosius Macrobius na ang title po ay Saturnalia, Book 8, Section 9 at Line 11, page 349, na pinatay ni Herodes yung mga batang maliliit sapagkat ayaw niyang mapalitan sa kanyang pagiging hari. Pero 3rd century na po yon, napakatagal na. Kapag tingnan po natin, ano kaya ang kahulugan nito? Yun siguro ang dapat nating tingnan, hindi ang historical o mga pangyayari sa kasaysayan na pinatay yung maraming bata. Totoo naman, napaka mamatay tao itong si Herodes. Marami na po itong pinatay. Siya ay laging nagmumura, laging nagsalita ng masama, laging gumagawa ng masama, at pumapatay. Kaya napakatindi po itong hari na si Herodes. Pero kapag tingnan po natin, ano ba ang tunay na batayan sa ating pagdiriwang sa tinatawag na Holy Innocents Day o Kapistahan ng Los Niños Inocentes? Kung ating pong tingnan, nagsimula po itong pagdiriwang noong taon 485 AD na ang Leonine Sacramentary ay nagpapahayag na simula na ang kapistahan ng mga Holy Innocents. Pero noong 500 AD lang, sinimula ng obispo ng Rosby ang tunay na festival para sa mga Niños Inocentes. Pero ginagawa naman sa panahon ng Epifania. Pero kung tingnan po natin, mayroon po kasing sinasabi sa mga lumang aklat na naitala din na si Cesar Augustus, yung emperador ng Roma, ay nagsabi, mas ligtas pa ang baboy na nasa pangalaga ni Herodes kaysa kanyang mga anak. Dahil siya ay isang mamatay tao. At dahil dito, nagpalabas ng isang magandang kritiko ang isang writer na si Howard Clark noong taon 2003 na nagsusuri po dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 2, Verso 13 hanggang 18, at ang title po ng kanyang aklat ay The Gospel of Matthew with the Readers in Historical Introduction to the First Gospel. Nasa page 22 yung gustong magbasa nito. Na sinasabi na baka mayroon talagang totoo na pangyayari na mga bata ay pinatay dahil mamatay tao naman itong si Herodes. Iba't iba ang mga tinatawag nating historical na mga batayan. Pero ano ba ang tunay na kahulugan nito? Tingnan po natin sa mga pagbasa. Ang ating unang pagbasa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 5 hanggang Kapitulo 2, Versikulo 2, na tayo'y nilinis ng dugo ni Jesus sa lahat ng ating kasalanan. At huwag tayong magsabi na wala tayong kasalanan. Ginagawa natin ang Diyos na parang sinungaling. Pero pag magkasala man tayo, mayroon tayong mapupuntahan na awa, habag at pagpapatawad dahil binayaran ng ating Panginoon ang ating buhay dahil tinubos na tayo. Kaya nga sa ating Salmo 123, para tayong ibon na nakatakas mula sa bitag dahil tayo ay tinubos ng ating Panginoon. At itong pagtubos ng ating Panginoon, hindi lang para sa lahat ng taong may kamalayan. Pati na yung mga bata na mga inosente din, wala pang malay, na hindi pa nila alam ano mga pangyayari sa buhay. Naging biktima rin sila sa lahat ng mga karasa ng tao. Magpahanggang ngayon,
sasabihin nyo na hindi totoo. Maraming gumagawa ng aborsyon sa Pilipinas na kahit ito ay bansa na Katoliko. At para sa mga Katoliko, para bang wala na sa kanila yung pagrespeto ng buhay. Mayroon tayong mga batas at mga tinatawag nating nasusulat ng mga covenant para sa proteksyon ng mga bata, pangangalaga ng mga bata, pagkaroon ng proteksyon na ligtas ang buhay ng bata. Pero taliwas naman ito sa pangyayari sa ating buhay. Kaya kapag katingnan po natin, mahalaga po itong ating ebanghelyo. Hindi kung tingnan natin ito ba'y nangyari o hindi. Isang pagsusuri sa ating kalagayan na kung minsan, hindi natin napalagahan ang buhay. Ang buhay ay biyaya ng Diyos. Hindi po ito inaari natin. Ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Pero kuminsan, ang akala ng iba, ang buhay nila ay buhay nila, kaya mag-suicide sila. Yung anak nila ipa-abort dahil ayaw nila. O dili kaya, upang hindi masira yung figura nila, magkaroon sila ng mga contraceptive pills at iba pa. Para bang may mali. Pero ang problema natin ngayon, kailan ba natin itama ang mali? Kung ang mali ay ginawa nating tama. At sino ba ang magsasabi, yan ay mali at tama? Tayo ba? Ang atin bang pamalaan? Ano ba ang patakaran natin kung ano ang tama at mali? Liban sa pagtuturo ng ating Panginoon sa Ebanghelyo na mali ang pumatay. Kaya nga mayroon tayong 10 utos at ang panglima na utos ay huwag tayong pumatay. Mabasa natin yan sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomy Kapitulo 5. Pero nakita naman natin parang wala tayong pagpahalaga sa buhay. Maski ang pamalaan sana na siya yung magtataguyod, magbigay proteksyon sa buhay ng mamamayan, ay para bang pinalipas lang yung ating Bill of Rights. Na nasa Bill of Rights natin, bawat isang tao, bawat mamayan sa Pilipinas, ay mayroon tayong karapatan na bigyang proteksyon ang buhay. Nasa international code din, nasa Declaration of Human Rights, na isa ang Pilipinas na nagpirma na bigyang proteksyon ang buhay. Pero tingnan nyo naman, napakaraming pangyayari na hindi natin nirespeto ang buhay. Ito na siguro ang panahon sa ating pagdiriwang sa Niños Inocentes o sa mga batang sanggol na mga inosente, walang kamalayan, na namatay, ay ang ating pagtingin. Ang Diyos ay Diyos ng buhay. Pinatay siya ng tao na buhay muli upang kanyang ipahayag. Ang buhay ay banal. At dahil banal, dapat ating igalang at karapatan ng bawat isa na igalang ang kanilang buhay, pagyabungin ang buhay upang ang paging imahin at larawan ng Diyos ay mapahayag sa buhay ng bawat tao na buhay na ganap at ikasyesya, sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Isus, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasyesya. Hindi lang ang Pasko ay Pasko ng pag-ibig o Christmas is love. Ang Pasko din ay Pasko ng pagtataguyod sa buhay. Christmas is life. Dahil ang Diyos ay Diyos ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat.
Mga minahal ko mga kapatid, isinilang si Kristong ating Panginoon sa isang mundong winasak ng kasalanan, ang kalupitang umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol, ang sa kalaunay magdala sa kanya sa krus. Manalangin tayo para sa mundong ito, na wasak ngunit tinubos ng sakripisyo ng pag-ibig ng mga walang malay. Atin pong itutugon sa pangitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol, sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karasan sa ating mundo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo sa kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat na nagpapalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglalaglag sa kanila, mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na unawain ang hiwaga ng dugo ng walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang ipinako sa krus at muling nabuhay na anak mo, na buhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Sasapsapan ng Bethlehem, sinilang na ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintayin mahalin ang sanggol ni Maria. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay, sa kaparihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahain ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kalihalina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa namang helsisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng Banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pinapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, Los Niños Inocentes, at sila San Roque, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman ang kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kamaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat tayo'y magalak sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwin na gloria. In excelsis Deo, gloria. In excelsis Deo, gloria. In excelsis Deo, anghel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang imig. Gloria. In excelsis Deo, gloria. In excelsis Deo. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayo magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Niyahandag po ng Simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa man makapagsalita para sing anak ay papurihan. Ngunit kanya nang pinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama ko po ngayon si Father Robert. Palapakan po natin si Father Robert Arellano. Pagdasal natin, nagagaling na ang kanyang throat para makapagsalita na at siya ay makapagdiwang na rin sa ating mga simbang Pasko. Salamat sa lahat ng mga narito, ang mga naugnay, pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform, cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ni Ginoong Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Plakpakan natin yung mga naglilingkod at lahat ng narito sa ating dambana. Paalala po, ang Diyos ay Diyos ng buhay. Igalang natin ang buhay. Itaguyod natin hanggang ito'y mayabong ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon na po ang buwas-buwas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na buwas-buwasan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, iniagwasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalala ang pangakon sa binyag, na ikaw ang naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Malagayang Pasko po sa inyong lahat. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may tatlong aring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alat. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.